Sa Southern Luzon Mission, pinangunahan ng mga retirees ang pangangaral at medical mission sa isla ng Cagaray, Barangay Manaet, Bakakay sa lalawigan ng Albay. Kahit na tinaguri ang unentered territory, marami ang dooy pinagpala sa kanilang paglilingkod at tumanggap sa bautismo. Si James Matthew Burse para sa report. Bilang pagtugo ng mga kapatid sa total membership involvement, isang aktibong pag-ebanghelyo ang sinasagawa nila dito sa isla ng Cagaray, Barangay Manaet, Bakakay, Albay. Sa biyaya ng Panginoon at sa tulong ng NPC Retirees Association Bicol Chapter, mga distrito ng Central at East Albay, mga laypersons and missionaries, Southern Luzon Mission Administration, sponsors, volunteers at mga kapatid, naging posible at matagumpay ang pamamalita ng pag-ibig ng Diyos sa Virgin Territory ng Barangay Manaet. Ito ay kagalakan ng mga retirees na maglingkod dito sa Manaet. Ito'y napili namin dahil ito isang virgin territory. Kaya ngayon ay natutuwa kami na napakarami ng interest sa dakong ito. Nakatutok tayo sa care group. So itong mga senior citizen, may grupo sila na sila-sila rin ang sama-sama. So pagka ganitong may mga gagawin na mga malaking pangangaral, magkakasama sila lahat. We are very blessed because yung mga tao po dito ay napaka-friendly. Pinapakita po nila yung kanilang pagiging open. Sa gabi-gabing pangangaral sa pamagitan ng tagpagsalita na si Pastor Maro Sasinya, unti-unting naintindihan ng mga dumalo ang mga katotohanan patungkol sa kalusugan at sa malapit na pagdating ng Panginoon. Aming dinadala dito ang programa is about the coming of Jesus. He's coming again. They are so excited because ito ang nalaman nila na ang lahat nilang naranasan kahirapan, tatapusin iyon sa pagbabalik ni Jesus. Doon sa ginagawang programa gabi-gabi, yung mga topic nila, magaganda, lalo na doon sa tungkol sa pamilya. Nakapaglikod tayo dito sa Barangay Manaet. Tuwang-tuwa ang mga tao, talagang inihintay nila ito. Halos pag-iisang buwan na kami dito, nag-groundwork para sa kursin na ito. Isa din sa mga ginagamit ng Diyos upang mabuksan ang oportunidad sa ganitong pangangaral ay sa katauhan ng ating kapatid na si Engineer Erwin Bilano. Siya ay nagkaroon ng pagnanais na maihatid ang magandang balita sa kanyang pamilya at mga kakilala. Sinagot yung aking panaginip na madala ang ebanghelyo dito sa Barangay Manaet. I'm so thankful that most of the people, especially the barangay councils, are very cooperating. Nagkaroon din ng isang medical mission ang nasabing grupo kung saan tayo po nakapagbigay ng serbisyong medical, dental at optical sa mga residente. November 10 nang tumulak ang medical mission team mula sa Southern Luzon Mission patungo sa isla ng Cagaray sa Barangay Manaet. At sa pagtutulungan ng mga kapatid sa iba't ibang mga kaparaanan, masasabi nating lubos na naging pagpapala ito sa ating mga kaibigan. Ang medical mission dito sa Manaet ay naging matagumpay. Bagaman ito ay kalahating araw lang, pero mayroon tayong halos kumpletong services. Nakita po namin na matagumpay at ang mga tao ay masaya na sila po ay napaglingkuran. Ang trust talaga ng Adventist Health Professionals ay makapagbigay ng serbisyo sa lahat ng mga tao, especially doon sa mga far-flung areas. Magandang opportunity sa mga tao na makadalaw dito at makaserve sa mga mamamayan dito sa Barangay Manaet. Nagpapasalamat kami dahil first time itong nangyari dito sa Barangay Manaet na nagkaroon ng medical mission. Malaking bagay ito sa mga constituents dito na mahirap makabili ng gamot. Marami ang mga dumating at isa nga sa kanila ay ang 85 taong gulang na si Nanay Gloria Llaneta. Dala ang kanyang tungkod at ang kanyang pagnanais na masuri, siya ay nagtungo sa ating medical mission upang mabigyan ng atensyong medikal. Dahil sa kanyang pagpapacheck up, napag-alaman na si Nanay Gloria ay may napakataas na blood pressure. Kaya't minabuti ng sumuring doktor na painumin siya agad ng gamot upang maibsan ang karamdaman. Samantala, daradala naman ni Ginang Nelia Atido ang kanyang mga anak upang ipasuri. Isa nga sa kanyang mga anak ay may lagnat sa araw ding yaon.
dahil din sa kanyang mga nararamdamang madalas na pagkahilo, insomnia at chest pain, siya ay nagpapasalamat sa tulong medikal at optikal na naihatid sa kanya. Ani nga ni Dr. Rayma Cruzales na isang medical doctor sa NICC Naga City na isang kasiyahan sa kanya ang masilbihan ang mga taong nasa malalayong lugar sa pamamagitan ng public health services at medical missions. Ma-raise yung awareness sa mga hindi masyado nabibigyan ng pansin, lalo na yung mga malalayo. Sila kasi yung kulang sa resources sa pag-volunteer, kahit pa paano kami yung nagiging first line. Nagpatuloy ang dalawang linggong krusada at sa huling araw nito ay nagkaroon ng espesyal na programa at isang munting konsyerto na inihandog ng Legazpi Church Choir. Dahil na din sa Ministeryo ng Banal na Espiritu, ito ay nagbunga ng mga kaluluwang nagpasakop sa Panginoong Jesus. Dati kasi, lahat ng bisyo ay nasa akin. Yung ang gusto ko lang mangyari, mabago na yung lahat na ngayon ay mawala sa akin at magkaroon ng panibagong buhay. Masayang masaya. Makikita sa mga mata ng tao ang kasiyahan sa mga naranasang pagpapala at patuloy namang nananalangin at naniniwala ang mga kapatid na ang gawain sa lugar ng Manait ay magpapatuloy at di maglaoy magbunga ng isang panibagong simbahan. May layunin makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa. James Matthew Borsen nag-uulat para sa Hope Today.